Hello po, good morning! Good morning! Ayan. Yung shinare po ni Kuya Brent kanina ay yung parang skeleton po natin, no, kung paano tayo magsusulat. For sure po, alam na natin kung paano magsulat. Tama po. Ayan, meron na daw po tayong articles, 5 articles na ready at nandito pa ang ating mga directors. For sure po, meron na po tayong may hingi sa kanila pag humihingi po tayo ng articles sa ating MISPA. Yung pag-uusapan po natin dito sa aking presentation ay... Ayan. More on why. Why matters. Pero pag-usapan po natin ng konti ito. Yung publication po natin sa isang taon, ay nagpiprint po tayo ng 2 at isang online. Tapos po, ang contents po natin ay yung tinanong natin kanina, article, feature, news, and conversion stories. Ayan. So kung meron po kayong mga conversion stories sa mga programs po natin, na, di ba marami naman po tayong programs sa ating mga missions and conferences, kung meron po tayong mga ganyang programs at nagkaroon po tayo ng mga bininyagan, tanungin po natin yung conversion story nila. Yan yung po yung mga inaabangan natin. Tapos po, tatandaan po natin na yung articles, feature, and news article po natin ay lagi pong pumapaloob yung why. At yan po yung pag-uusapan natin ngayon. So, our required words sa ating article ng MISPA, yung tinanong nyo po kanina kay Kuya Brent, sabi po ni Kuya Brent ay, per publication naman po yan. So, for MISPA, meron lang po tayong 500 words. And we recommend po ito. Kung hindi nyo po kayang isulat within 500 words, pwede naman po tayong lumampas. Pero pagdating po dito sa ating, sa ating mga editors, ay, yan, mapafinalize naman po natin yan. So, sa news po, ito po ay laging sinasabi ni Ate Melo, more on caption lang po tayo or brief lang po tayo. Kasi ang news po ay, yung ipipinpoint lang po natin talaga, headlines. Yan, headlines lang po talaga tayo. So kung may magaganda po talaga tayong words or may mga magaganda po tayong story dun sa ating news na gusto nating i-share, 100 words is enough. Sa ating pong conversion story, 500 words din po. Pwede naman pong lumampas, pero i-edit din po natin yan. Malinaw po ba? Ayan, napicturean nyo na po. Pero isi-share naman po natin ang ating mga presentations. Next, so why matters? Nakuha po natin ito kay Ma'am Alisa Truman. Siya po ay ang Assistant Communication Director sa GC. Nagkaroon po tayo ng General Conference, SSD, and Digital Evangelism Summit sa Savoy nitong nakaraang 3 weeks ago. At umattend po kami at i-share ko po sa inyo kung ano yung natutunan ko kay Ma'am Alisa Truman. Siya po yung writer doon. Siya yung nagka-content doon. At ito po yun. Why matters? Yan po yung pinakang tinumbok niya. Why matters? Mahalaga po yung how, when, where, what. Pero ang pinakamahalaga po natin ay why. Bakit? Kasi po yung mission natin, yung binibigay natin sa mga tao, yun po yung sinasabi nating laging istorya. Not the person, not the department, but why? Bakit natin ito ginagawa? So, you have to compel them in. 250 to 350 words pa lang po, yan po yung pinaka-importante natin. Sabi po ni Ma'am Alisa Truman, within 250 to 350 words, nawawala na daw po agad na attention ng tao. Parang nagsiscribble na lang yan ng pagbabasa. Ako po, personally, umaamin ako dyan. Pag nabasa ko na yung mga una, napunta na ako agad sa dulo. Kayo po ba ganun din kayo minsan magbasa? Ayan. So, totoo po to. So, from 350 to 500 words, dapat po dyan papasok yung when, what, who, and how. Kasi yan po yung pinakamabilis lang basahin. Sino, ano, ganyan. Pero yung why po, mahirap po yan i-explain. Why? Yung mission natin. Yes. So, why matters? Sa pinakang una po ng ating article, doon na po agad papasok yung creating attachments. Una pa lang, pagpasok mo pa lang, nag-attachment ka na sa kanila. Na-relate mo na agad sila. Diba? Yung attention nila nandun agad. Kasi po yung attention ng tao, ngayong mga panahon ay very short lang. Short span lang po tayo. So, nakarelate ka na agad, una pa lang. Nakapag-usap ka na agad dun sa reader natin, una pa lang, 200 to 350 words. Nakausap mo na agad yung reader mo at na-change mo na agad yung life niya or yung ministry natin, na-share na agad na natin. Yan po yung aim natin, nasabi na agad natin sa kanila. At nag-gets na agad nila. Na-relate na po tayo agad. So, ito po, yung sinabi natin na
who, when. Leader shouldn't be the highlight of the story. It must be the why of the event. The story. Hindi po mahalaga yung leader. Sinong pumunta doon? Si presidente, si ganito, si ganyan. Kasi alam naman po natin kung bakit tayo nandito. Ano po? Nandito tayo to share the word, to share the gospel. Hindi po tayo nandito para i-share natin kung gaano kagaling ang ating presidente. Hindi po ba? It is always God. Ayan. So, the story matters. Story pala, una pa lang, storya na agad. Bakit? Ayan. May tanong po ba tayo? So, ito po yung sa example natin ng why matters. Ito po yung not good and this one is the good one. Dinaluhan ng mga communication leaders ang media training na pinangunahan ni Pastor Joel Sarmiento na dinaos dito sa Southern Luzon Mission noong September 3, 2023. Contributions ng news, conversion stories at articles ang inaasahan ang pagbubunga ng media training na ito. Check naman po natin itong isa, yung may check. Ang adikaing media ministry sa Departamento ng Komunikasyon ng North Philippine Union Conference ay madalas sa bawat nasasakupan nilang mga mission at conferences. Dinaluhan ang naturang programa ng mga communication leaders, radio broadcasters at ng iba pang mga media ministries ng mga lokal na distrito ng Southern Luzon Mission. So una pa lang po dito dun sa may check, papansin nyo po na ipasok na po agad natin bakit kami nag-media training. Para po maibigay natin dun sa ating mga tinitrain ng adikain ng communication. Yun na yung makapag-media ministry po tayo. Tapos na ipasok na po agad natin kung sino yung mga importanteng nandyan. Radio broadcasters, media ministries. Eh, dito po. More on when, who, diba po? Tapos po dito ay why. Ayan. So yan po yung example natin. Short example po, pero ito po ay news. Pero yung articles po natin, alam po kung magagaling kayo, magigets nyo na po agad yan. Yan po ay example ng news. Yun na po, tapos na. Di ba po, very short. Sabi ko po sa inyo, very short lang. And ang pinaka-point lang po natin laging tatandaan ay, why matters? Ayun lang po. May mga questions po ba tayo? Why? Why? Yung sa summit, may na-why-why din si Ma'am Alisa. Ayan. So, why matters? Kung wala na po tayong questions, very, very clear siya. Opo, ganun po. Actually po, ang nagsulat po nito ay ako nung nag-ano po kami sa SLM. On the spot, gumawa kami ng ano namin, new news. Tapos kinorek ako ni Ninong July. Ito yung ginawa niya. Ayan. Ninong July, where are you? Where are them? Ayan, di ba pa ang galing ni Ninong July? Writer din po si Ninong po, camera-camera pero writer din po yun. Ayan. So no, ako po ay first time ko lang na gawin ditong mga ito. At marami po ako natututunan pag ginagawa natin. Yung sabi nga po ni Kuya Bren, just try and you'll know. Diba po? Eto, nagsulat ako. And then I knew. Naganto pala dapat. Opo. Eto ang Jario type. Pero sa atin po, ganto po dapat tayo.